Guys, hello everyone. Welcome back po to my channel. Ayan, medyo muubo-ubo pa rin ako, no? Makati pa rin nalalamon ako. So actually, allergy na naman tong cause ng ubo ko. Pero naka-recover na ako sa trangkaso, sa flu. So okay na ako nito, yung ubo na lang. So ngayon, magluluto ulit tayo ng isang madali, easy at masarap na dish. Ngayon, magluluto naman ako ng papakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng almondigas. Yan. Ang kailangan natin sa almondigas natin, ito, meron tayong beef na giniling. Kailangan natin ng onion, meron tayong carrots, spring onion. Kailangan din natin ng pepper, salt, at saka flour, excuse me. So yan, sa almondigas natin, unahin muna natin yung paggawa ng ating beef meatballs. Tapos meron nga pala tayo ditong chicken stock. Ayan yung mga buto ng chicken. Ayan, pinakuluan ko siya. Yan ang gagamitin natin pansabang mamaya. And yung miswa. Asan yung miswa natin? Nando sa loob yung miswa. Kailangan natin ng miswa dyan. Almondigas, anak. So ngayon, mag-start na tayo sa paggawa ng ating meatballs. Yan, sa paggawa ng meatballs natin, kailangan lang natin dyan. Teka. Na-drain ko na siya actually. Ang tagal ko siya naka-drain. Meron pa rin konting tubig. Ayan. Sa paggawa ng meatballs natin, ang kailangan lang natin dyan ay salt. Ayan. Magtatansya na lang tayo na. Salt. Yung giniling ko po, yung beef giniling ko, 1/4 siya. Ayan. Pepper. And, lalagyan natin siya ng konting flour. Kahit 1 tablespoon lang na flour. Yan. At saka, yung kalahati ng ating onion, ihalo natin sa kanya. So, yan. Tapos, nagpapainit ako ng oil, no? Ay, di pa pala. Papainit na pala ako ng oil. Yan. Yan, sandali lang po. Babasain ko lang yung kamay ko. Sa paggawa ng meatballs natin, yan ang makailangan natin. Pero kayo, kung gusto nyong magdagdag pa dyan ng kung anuman, sa meatballs na yan, okay lang, walang problema. Ayan. Kamayin ko na siya. Malinis naman ang kamay ko. Tsaka mas maganda po yung basa ang kamay para hindi siya didikit sa kamay natin yung beef. Itong almondigas na to, na-try ko na siya sa chicken, giniling, masarap din siya. Kaya lang para sa akin, parang medyo nadadryan ako dun sa meatballs. Pero gusto ng mga anak ko. Kaya lang ako parang nadadryan ako. Na-try ko na din siya sa pork. Mas masarap siya sa pork. Excuse me po. Para sa akin, mas masarap sa pork kesa sa chicken. No? Ngayon, na-try ko naman siya sa beef. I'm sure mas masarap siya ngayon sa beef. So, ganito lang paggawa ng meatballs natin. Buha lang tayo. Depende na rin sa inyo kung gaano kalaki yung size na gusto ninyo, ha? Yan. Ganyan lang. Yan. Bawasan natin. So, ito. Pwede na natin siyang isalang sa ating kawali. Ay, sandali. Ano makita ninyo? Yun. Tapos, ganun lang ulit. Ganun na ginawa ko kanina. Pabra-brownie lang natin siya ng konti, ha? Ito, gustong-gusto ito ng panganay ko. Nagluto ako ng chicken. Kaya lang, masarap siya, lalo na yung sabaw po niya, masarap. Kaya lang, yung meatballs mismo, dahil nga siguro, laman na laman yung ano ng chicken, medyo dry siya.
medyo dry yung pagka ano niya, yung pagka meatballs niya. Kagaya ng sinabi ko, mas okay siya sa pork para sa akin. Mas masarap siya para sa akin sa pork. So ngayon, ito naman, beef naman ang itatry natin ngayon. Yan, malapit na po ang sem break. So, andyan andyan uli ang aking mga assistant sa pagluluto. May katulong uli ako sa pagluluto ko. Yan. So, yan. Meron pa ako ditong i-circle. Excuse. Pati talaga. Pasensya na po. Ahol ako ng tahol. Pasensya na. Tapusin na lang muna natin yung ginagawa nating meatballs, no? Para hindi naman masyadong mahaba yung video natin. Tapusin ko na lang siya. Tapos, pag-iisa ko na siya, doon na lang ulit natin i-resume yung video. So, see you later mga guys. Pagka okay na lahat ng meatballs natin. So yan, mag-start na tayo. Naparito na natin yung meatballs. Ito na po siya. Hindi siya masyadong bumilog. Siguro dahil, kasi yung mga sibuyas niya natatanggal. At saka siguro dahil may taba yung beef. Yun, kaya naghihiwalay siya. So yan, isa na natin ang ating sibuyas. Tapos, ating carrots. Ganyan natin siya. Ito po yung miso ko. Meron siyang free na ito. Ajiginisa. Gamitin ko siguro to kasi sayang naman. Free siya dun sa miso. Eh. So, yan. So, yun o. Pag mag-isa na natin siya, yung ating soup stock or chicken stock. Chicken stock po ito. Chicken stock yung ginamit. Gagamitin natin ha. Yan. Yung meatballs natin, pwede na rin natin ilagay. Dahan-dahan lang kasi baka madurog. Kasi hindi masyadong perfect yung pagka-pasture ng meatballs natin. Yung chicken po ang ginawa ko, yan. Perfect na perfect siya. Yung pagkaka-circle ng meatballs, perfect na perfect. Talagang nagdikit-dikit talaga yung mga yung laman. Yung meat. Yan. Lagyan na natin yung ating soup stock. Lagyan natin lahat para maraming sabaw. So, yun na natin isang lagyan. Ayun siya. Hindi siya masyadong gumilog. Pero, at least, buo siya. Yan. So, bali to, takpan lang muna natin siya, no? Tapos, pag kumulo na siya, yon. Pahintayin mo natin siyang kumulo para lumambot yung ating beef. Ay, pasensya na po talaga. So yan, balikan na lang natin siya uli later, no? Kakayaan man sa inyo, tahol ako ng tahol dito. So, see you again later mga guys. Yan, kumukulo na siya, no? Nagpe-french fries bunso doon sa kabilang side. Ngayon, lagyan natin siya ng konting pepper.
Tapos, itong ating, yung tawag dito, ginisa. Hindi ko alam kung ilalagay ko siya lahat. Dalahan. Half muna siguro, tapos titikman ko. Buti na lang hindi siya nadurog. Pero, hindi siya perfect yung pagka-circle niya. Pero at least hindi siya nadurog, diba? Malaki siya. Medyo matabang siya ng konti. Siguro, ilagay ko na to lahat. Okay lang naman siguro, no? Ilagay ko siya lahat. Yan. Sayang naman eh, kasi free siya dun sa ano. Tapos ngayon, yung ating miswa, pwede na natin din ilagay. Itong miswa na to, 200 grams to, ilang ano siya? Tatlo? Apat? Apat pala. Isa lang lalagay natin. Madami na nga yung isa po eh. Wala. Hatiin ko na lang siguro siya. Okay. Para hindi naman puro miswa. Baka mamaya, puro miswa na lang yung nakikita natin sa sabaw natin. Ay, kukunti pa lang. Sige, lagay natin lahat yung isang haba. Tapos, haluin natin siya ng konti. Nating pakahalo ha, kasi yung ating meatballs baka nadurog. Maitim pala siya pagka sa beef. Pag sa chicken naman, maputi. Pag sa pork naman, medyo mapula. So ngayon, masasabi ko sa inyo kung saan siya mas masarap. Kung sa pork, sa chicken, or sa beef, after nating magluto. So yan, titikman ko ulit. Dahil nilagay ko lahat yung aji. Ano to? Ayan. Okay na siya. Masarap din pala maglagay ng ganito. Kaya lang, may nalalasahan akong kakaiba sa kanya. Kasi nga dahil hindi ako gumagamit ng ganito, nalalasahan ko yung, basta yon. Basta hindi ko maano yung nalalasahan ko. Ayan. Aji ginisa. So, tahintay na lang muna natin siyang maluto yung miswa natin, no? And then, yun na. Okay na. Luto na yung ating beef almondigas. Yung ating spring chicken. Ay, ayan? Spring onion. Mamaya natin siya lalagay sa ibabaw. So, yan. See you later, mga guys. Pagkatapos na tapos na yung ating beef almondigas. Para makita niyo yung finished product. And basabi ko. And basabi ko sa inyo kung sa siya mas masarap talaga. Kung sa chicken, sa pork, or sa beef. So, see you inside para sa finished product natin, mga guys. Bye! Yan. So, ayan na po ang finished product na ating beef almondigas. Tikman natin siya ngayon kahit medyo mainit pa. Ilagyan pala ko siya ng ping-ping-ping-ping sa ibabaw. Dali lang, kukuha ko ng miswa. Gusto ko yung miswa yan. Ayan. Mainit pa siya. Pero, ito medyo meron. Putol ako ng meatballs. Mainit eh. Yan, hindi na ako magra-rice ito. Ito na lang kakainin ko. Yan. In my opinion po, para sa akin, mas masarap siya sa beef. Mas malasa. Basta mas masarap yung lasa niya. Second, sa akin is sa pork. And yung chicken. Mas malasa yung beef, sumunod yung pork, tapos yung sa chicken. Kasi nga, as kagaya sinabi ko kanina,
medyo may pagka-dry yung meatballs ng ano chicken. So yan, that's it for today. Pinakita ko na sa inyo yung pagluluto ko ng almondigas. Ito yung ating meatballs. Yan. Teka lang, kakalang uli ako ng sabaw. Sarap po ng sabaw niya. So yan, that's it for today. Sana huwag niyo lang kalimutang mag-subscribe para lagi kayong ma-notify sa mga bagong videos at recipes na i-upload at i-share ko. And huwag niyo lang din kalimutang mag-like and mag-comment. So, yun lang po sa ngayon. And thank you for watching. Bye!